guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me, Mark. At kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to like, share, and subscribe. I-click mo na rin yung bell notification below para updated ka sa mga bago kong videos. So, for today's video, nakikita niyo naman kung anong nasa harapan ko. Again, street food na nabili namin dito sa Dubai. And nagtataka kayo siguro kung sino tong binibining marikit sa aking gilid. So, for today's video, may special guest tayo mula sa bulubunduki ng Abu Dhabi, si Tiffany Jean Mendoza! Umati ka naman sa kanila. Hi mga kabayan! Kamusta kayo dyan? Andito ako, pakikisalo sa mukbang challenge na. Diba? Ang ganda ng name. Isa prize! So, for today's video, kakain lang tayo ng street food with Q&A. So, ano bang mga meron tayo dito? So, dito sa side ko, meron tayong chicken skin, isaw, at ulo ng manok. Anong meron dyan sa side mo, Tiffany? Kwek-kwek, pritong isaw, isaw ulit, paa ng manok, atay ng manok, and balunan ng manok. Atay balunan. So, lahat ng to nabili namin sa Sumac sa Karama. Sa tabi lang siya ng West Zone. So kung nagka-crave kayo ng mga street food, punta lang kayo dun sa Sumac. Highly recommended. Maraming salamat sa masarap na pagkain. So bago tayo magsimula, let's pray. Bless us, O Lord, in this day give. Shall about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. So, meron nga rin pala kami ditong juice. Sa akin ay lemonade. Sa kanya ay? Lemon and mint. Lemon mint. Para so, sa lalabunan natin yan, guys. And syempre, hindi mawawala ang rice. Because kanin is life. So, kain na na! So, anong unahin natin? Sige, isaw. Dito tayo sa isaw. Kain po tayo. Chicken isaw. Highly recommended talaga to. Yes. Kasi kahit hindi na siya mainit, masarap pa din. Malasa siya. Juicy. Nagugas na kami ng kamay bago kami kumain. So, kumuha na din kayo ng pagkain nyo at sabayan nyo kaming kumain. Nakakagutom yung ganito, guys. Lalo na sa Pinas. Saka na mabawas naman siya. Hindi ka mag-ano. Lalo na sa Pinas. Mga kabayan natin dito sa Dubai, crave na crave tayo sa mga ganito. All-time favorite natin to, alam niyo yan. Bale sa akin lang dito yung isaw, kwek-kwek, mga isaw, kanya yung paa, yung ulo, yung balunan, yung atay. Kanya lahat ko. Parang hindi na ako makakain nito, guys. Kailangan less rice tayo. May suka din kami dito sa magkabilang gilid. Ang sarap kasi ng suka nila. Para ka lang talaga nasa Pinas. True. Yung pagkain nila. Chicken skin. Nagki-cater nga din pala ang Sumac sa mga gustong umorder. Lalagay namin yung number nila sa description box below. So, ano niya? Ay, crunchy siya. Ang lutong. Ano? Hindi ako salita, guys. Kasi masarap kasi talaga. May speechless na si ate. Tapos ito pang paa. Malambot. Hindi siya yung katulad ng ibang luto na matigas. Malambot na yung paa talaga. Hindi ka mahirapan ng berry life. Shout out sa mga mahilig kumain ng paa ng manok. Kung paa. Paa ng tao. Huwag naman paa ng tao, guys. Paa lang tayo ng manok. Adidas. All time favorite ng Pinas yan, Adidas. Ba't tinawag yung Adidas? Hindi na lang. Stripe. Di ba stripe ang Adidas? So, three finger kasi siya. Ah, three finger. Tatlo lang ba? I guess so. Apat! Hindi ko rin alam. Ano, ito yung sa baba? Sa bagay, sa Adidas, 1, 2, 3, tapos meron sa baba.
Di ba? Meron ba sa bata? So, kayo mga nanonood, kain na rin kayo. For sure, magka-crave din kayo habang pinapanood to. Kaya ubos mo natin ng lahat. No? Sa harapan nila. Gusto mo sa talikod? Talikod sa harapan nila. Para ano, maingit kayo. Charot. Bali nga pala si Tiffany ay bakasyonista mula sa Abu Dhabi. So, nandito siya sa Dubai, nagbabakasyon. Kaya, happy-happy ang lola nyo. Sorry, sabihin sa akin, bakasyonista. Madam, is that you? Diba? Oh, tumutunog pa siya, di ba? Crunchy. Okay. Mag-iisaw ako tapos, question and answer na tayo. Mas muna tayo ng tanong. Unang tanong. Maganda ka ba? Tanglok na! Wait lang. Pakiluslahan po ako, mga kaibigan. Unang tanong. Paano ka nakarating dito sa UAE? Nag-aeroplano ko. Darna! Basta na, bibig. Magod ka ng dama. Papaluwa ko sa iyo ang kinakain mo. Tarot lang mga kaba. Siyempre, ano, nag-apply sa agency. Agency sa Pinas? No, dito na. Dito na? Direct na yung agency ko dito. Wala na akong dinaan ang iba sa Pinas. So, online siya? Ni-refer lang din ako ng friend ko na nandito na. Nagtatrabaho na rin siya dito. Anong agency yun para dun sa mga kabayan na gusto din mag-apply? Actually, mahirap na alam ng mga kabayan natin yan na mahirap na makapasok ng UAE. Lalo na kung ang papasukin mo is katulong, the age, kadama. Ang agency ko dito is Al Amani ang name. Minention ko na ha. So, hi sa mga agent ko dyan na napaka very, very humble at napakababait talaga. Okay. Ilang taong ka na dito sa UAE? 1 year and 7 months. Nine months. 1 year and, so bago pa lang din. Yes. So, ano nga pala, bagong lahat, anong work mo dito sa UAE? Domestic helper. So, DA. Housemaid. Right. First yaya? No, third. Sanya? Third madam. Third madam ako, charot na. Anong lahi ng amo mo, te? Jordanian. Jordanian. Mabait ba? Mabait. Sobrang bait. Wala akong masabi sa kabaitan nila. So, sa mga nagsasabi dyan na parang nakakatakot mag abroad ng Middle East. Na magkatulong sa ibang bansa. So, hindi po siya 100% totoo. Marahil merong mga nakakaranas ng mga ganun. Pero hindi ibig sabihin lahat ganun na. So, katulad nung kay Ate Tiffany. So, swerte siya sa amo niya kasi sobrang bait ng amo niya. Tingnan mo, nakapag-vacation siya. So, hindi totoo yung issue. Fake news po iyon. Huwag pong mapagpaniwala sa mga fake news. Ito lang maganda dyan eh. Kung hindi ka susubok, hindi mo malalaman. True. Wow. Kung hindi ka susugal, hindi mo malalaman ang totoong buhay abroad. Dana! Speaking of kung buhay abroad, nag-enjoy ka ba sa abroad? Noona talaga, masabi ko hindi. Kasi andun yung homesick, andun yung namimiss mo talaga yung buhay Pinas. Kasi syempre ibang ano to eh, ibang tradisyon. Yung mga nakasanayan mo sa Pinas, mababago talaga. Pero habang tumatagal naman, katulad yung naka 1 taon at 9 months na ako dito, nakasanayan ko na siya sa mga foods. Unti-unti ko naman na siyang nagugustuhan. Pero kadalasan talaga, mas gugustuhin ko na lang talaga mag-biskwit. Kasi, syempre sa mga pagkain kasi, meron taong ayaw ng matamis, ayaw ng maalat. Kasi yung pagkain dito actually, madami siyang spices. So, iba talaga yung lasa niya. Kung sanay ka dun sa mga typical na pagkain lang, yung simple lang sa atin, so maninibago ka sa mga pagkain dito. True. So, speaking of homesick or pag nalulungkot ka, ano yung mga bagay na ginagawa mo para hindi ka ma-homesick? Ano ginagawa ko nung mga una?
bukod sa pagti-TikTok. Umiiyak talaga ako. Ah, so naranasan mo din mag-MMK. Nag-bowling pa ako. Siyempre, siyempre. Ano lang, kadalasan na naramdaman kong homesick is umaga. Hindi siya yung katulad sa ibang kabayan na oras ng pahinga. Doon niya mararamdaman yung homesick, yung oras ng tulog. So, ikaw sa umaga? Umaga. Kasi ano eh, may time na boring ako, tapos habang naglilinis ako ng sala, ganyan. Lang mamimiss yung nakamira. Bigla akong naisip yung oras sa Pinas. Yung oras kasi, 4 na oras ang pagitan dito. So, yung oras ng gising ko is tanghali na sa Pinas. Yung ganun. Mm. Pero nakaka-contact mo naman sila. Ayun naman. Mm. Madalas ko naman nakakausap yung mga anak. So, shout out kay Akio Denver and kay Renz Timothy. Alright, shout out sa dalawang babies ko. Shout out sa inyo. Nek, anong pinakang gusto mo dito sa UAE? In terms of culture o lugar o mga bagay na... Open country kasi siya. So, nung nag-startin yung isip ko talaga na gusto ko na talaga mag-abroad. Nagdadalawang isip ako ng Middle East. Kasi syempre, andun nga yung chismis na gano'n, di ba? Yung mga maltrato sa mga katulong. So, dun pala nagda-doubt na ako. So, since naman nandito yung friend ko na nag-recommend nga sa akin sa agency, nagustuhan ko siya. Sabi ko, ay, open country naman kasi. Tapos, nakakalabas siya. So, may idea ko na makakapag-off din ako, ganun. Mm. So, ayun na nga. Kaya gin-drop ko na. So, within a month, wala pang pandemic kasi. Noong time na nagpunta ako, ayun, nakarating ako agad dito ng within 1 month na pag-process ng mga agent ko. Mm. Kasi unlike sa ibang bansa, ang Dubai is an open country. So, makikita mo talaga napakadaming kabayan. Iba't ibang lahi dito, especially kabayan. True. Kung parang ma-homesick ka, pero at the same time, masasabi mo sa sarili mo na parang nasa Pilipinas ka pa din. Kasi ang dami mo makikita ang kabayan talaga. Okay. Yun nga lang, bago ka sa amoy, sa klima. Sa amoy talaga, oo, totoo talaga yung amoy. Siyempre, nung person ko dito, pagpasok ko sa metro, wow, heaven! Mapaka-heaven ka talaga. So may mga namamaril. Pero, okay. Kasi nga, sa culture nila yun, sa lahi na yun, so wala tayong magagawa. Hindi sila ano, hindi kasi sa... irespeto na lang natin. Sa tama? Hygiene kasi, talagang hindi sila ano sa mga kulikulerete, ganyan. So may mga na-experience ka na bang problema dito sa abroad? Paanong problema? Mga example. In general problem, hindi ka pinasahod ng amo mo. Ay, oo. Ay, magang okay, ha? Oo, yung sa naging una kong amo. Mm. Actually, itong amo ko ngayon kasi na Jordanian is pangalawang amo ko na. Ah, okay. Anong lahi ng una mong amo? Iranian. Mm-hmm. So, pero parang may sarili na silang bahay talaga dito. Palaki na yung pundar nila dito sa lugar ng UAE. As in mansion. Mm-hmm. Yun yung una kong amo. Ano naman? Okay naman sila, actually. Kasi malalaki din mga amo ko doon. Walang bata. Mm-hmm. Wala lang. Eto nga huli, karoon kami problema. Hindi inabot yung sahod ko ng 20 days. Pero sabi ko, sige, yaan na lang kasi dumaan nga yung Ramadan. Sinasabi nila is yung pamasko ba nila, ayun na daw yung sahod ko. Sabi ko, sige, yaan na lang. Kaysa makapagtalo tayo sa ibang lugar. Yeah. Alam lang tayo mga kabayan, mapagbigay. Huwag tayo masyado matapang lagi. True. Tandaan natin, wala tayo sa sarili nating bansa. So dapat, matutang rumispeto sa tradisyon nila at kilalanin natin yung babanggain natin. Correct. Totoo. Tignan natin itong kwek-kwek na. Masaya ba ang puso ng ate mo, Tiffany? Masaya. Ay. Kita naman sa festival. Charot. Charot lang. Parang malungkot. Blooming. Blooming ka, girl. Parang malungkot. Parang dahil malungkot. Tinignan ang malungkot. Parang nalungkot ako doon na sinabi mong kita sa fe. Hindi masaya naman. Hmm.
alam niya mga common friends ko yan kung gaano ako kasaya ngayon. Diba? Shout out from to my friends. 1 to 10, 10 as the highest. Gaano kasaya ang puso ng tipa ni Jean? O, doon lang tayo sa 8. Ay! Para may konti pa tayo lungkot. Baka sabihin, puro sa'yo na lang eh. Siyempre may lungkot din tayo ng konti. Prempe. Bakit naman 8? Bakit hindi 9.5, 9.8, 9? Siyempre, bakit 8? Kasi yung 2, may away ba siya kami? Siyempre malungkot ako doon sa part na yun. Away ba siya? Natural sa relasyon yun, alam nila. So may nagpapatibok sa puso ng ating tipa ni Jean? Meron. Ay, tao ba? Ay! Tao ba? Bex, how are you there, Bex? Ay, shout out daw kay Bex. Nandito rin ba sa UAE si Bex? Ay, oo. Ay, nandito din siya. Siyang inspiration ka. Ay, inspiration. Parang na-expired ka. Kailan ka na kaya inspiration, di ba? Inspiration ba? Ba't na-expired ka? Kami lang. So, yun lang yung mga tanong na kalap namin. So, i-enjoy namin itong mga pagkain na to. So that's it guys. So salamat sa panonood ng aming video. So naubos namin lahat nung so hindi pa rin siya tapos hanggang ngayon. Ito na lang talaga. Kain is life. So maraming salamat sa patuloy ng panonood ng aming videos. Don't forget to like, share and subscribe, and click niyo na rin yung bell notification below para sa mga susunod na videos. So maraming salamat. Don't forget to visit your social media, ano nga? Social media account ko FB, Instagram, Tiffany Jean Mendoza. TikTok. Stephanie 011. Nasa ano ko 'yon? Sa Facebook account ko.
So yun, visit nyo na rin siya. So maraming salamat po. Bye-bye! Bye-bye, kabayan!